Hello mga kumari, welcome back again po to my channel. Before po tayo mag-umpisa, paki-follow niyo naman po ako, supportahan niyo naman po ako sa aking FB page na Espresso Major. So samahan niyo po akong gumawa ng tatlong klase na para sa mainit na panahon. So let's start mga kamamshi. Sorry, may nauuna na dito. May langgam. Siyempre, yung saging yan. Kailangan natin ng 5 saging na saba and brown sugar. Then, kailangan din natin ng konting tubig para matamisin ang ating saging. And then, kailangan natin ng white sugar, evaporated milk, 1 avocado, at 1 manggang hinog. Sa 3 prutas, saging, mangga, avocado, gagawa tayo ng 3 pampalamig. Siguradong magugustuhan nyo. So, let's start. Ilutuin muna natin ang ating saging. And by the way, syempre gagamit ako ng ice crust. Nabalatan na natin yung ating hinog na saging na saba. 5 piraso lang kasi 1 baso lang gagawin ko. Sarap. Kayo na magdagdag kung marami, marami kayo sa bahay. So, 5 cute na saging na saba. Yan lang ang nakaya ko mga kamamsi ko. Tipid-tipid tayo ngayon. So, slice na natin ng maliliit. Yan. Nahuhulaan nyo na siguro kung anong gagawin ko. Masarap yan. As in, masarap siya. Ayan, 5 saging na saba na napakalilinggit. And then, lagyan natin siya ng brown sugar. Depende na sa inyo na. Sa inyo na depende. Then, lagyan natin ng konting tubig. Then, haluin natin. And then, isa lang natin, syempre. Matamisin natin ang ating saging na saba. Ang init na dito, kaya sabi ko, gawa na tayo nito. So, okay na to mga kamamsi. Huwag nyong masyadong pakakatihan para may sauce tayo na pang toppings natin. I-off na natin nating stove. So, after nung saging, ito naman ang gagawin natin. Mag-slice tayo ng avocado. Itong avocado ko, binili ko to 20 pesos. Kasi dito lang yung dumaan lang eh. Pero sa market, 40 pesos ang aming avocado. Wow! Napakaganda. Ito ang magandang avocado. Wow! Ang ganda. So, slicing na natin yung ating avocado. Slicing natin siya into cubes. And then, gamit kayo ng kutsara, kunin natin itong in-slice natin into cubes na avocado. Ang ganda, ang lingkat niya. So, ayan, tapos na natin yung avocado. Isusunod natin yung ating mangga. Slice na rin natin yung ating mangga. Lalaki ng mangga. 80 pesos per kilo itong mangga namin dito. Oh, mangga roso ang tawag namin dito sa Mindanao. Ang tamis-tamis nito, promise. Super-super tamis nitong mangga na ganito. Kita nyo, napakanipis. Ready na lahat yung ating palaman. Yung ating minatamis na saging, mangga at saka avocado. So, magka-crush muna ako ng ice. So, ready na lahat ang ating ingredients. Unahin natin yung saging con yelo. Maglalagay tayo, depende na sa paglalagay ninyo ng saging na minatamis. Isa lang po ang lalagyan ko, tigi-isa-isa lahat. So, nilagyan ko siya ng 3 kutsara na saging. At ito ay pang toppings natin. And then, lalagyan natin siya ng konting asukal. Depende na sa inyo kung gaano karami. Pero lalagyan natin siya kasi nga, hindi naman ganun katamis yung ating ginawa kanina na minatamis na saging. And then, kukuha tayo ng ice. Kinamay ko na to kasi meron naman akong gloves. Pero huwag nyong kakamayin kapag wala kayong gloves. Gumamit kayo ng measuring cup para hindi kayo malugi. Ganun lang yun. Ipinakita ko lang sa inyo kasi kakainin ko lang naman ito. And then, saka natin siya lalagyan ng evaporated milk. So, depende na po sa inyo kung gaano karami. The more na maraming evaporated milk, the more na masarap at the more na babalik-balikan kayo ng inyong customer. Lagyan nyo siya ng toppings. Yan.
Lagay na natin lahat kasi ako naman ang kakain nito. At budget na budget talaga yung maliliit na saging ko para sa isang lalagyan lamang. So, eto na po ang ating saging con yelo. So, gawa naman tayo ng avocado. Maglagay tayo ng avocado dito. Lagay natin dyan. Depende na rin po sa inyo kung gaano karami na avocado ang ilalagay nyo. Since mura lang sa amin dito ang avocado, mas masarap. The more na marami, the more na masarap. And then, maglalagay tayo ng white sugar. Depende na rin po sa inyo. Pwede naman magdagdag yung inyong customer if ever na kukulangin. Pwede nyo siyang tanungin if ever na maliit ba na sugar o maraming asukar. Ganun lang po yun. Lagyan na po natin ng ice crust. Idigin nyo naman ng konti. Kasi pag nalagyan na yan ng gatas, kukunti na eh. Lagyan naman natin siya ng evaporated milk. Mabentang-mabenta ito mga kamamsit ko. Siguradong makakabenta kayo. Basta lang sarapan nyo yung inyong paninda. And then after nalagyan natin ng evaporated milk, lagyan naman natin siya ng toppings. Lagyan natin siya ng avocado. And then yung avocado nyo po, kung kailan nyo gagamitin ay doon nyo lang balatan or doon nyo lang mag-slice kasi umiitim yan kapag matagal na. I-slice nyo yung inyong avocado kapag gagamitin nyo na. So, ayan na ang ating avocado con yelo. So, ang susunod naman natin, ang paborito ng lahat, ang mango con yelo. So, maglagay tayo ng mangga na napakatamis. Depende na rin po sa inyo kung gaano karami. Since ako ang kakain ito, damihan natin. And then, maglalagay po ako ng white sugar. Hindi ko dadamihan kasi ako ang kakain yan. And then, maglalagay tayo ng ice crust. Ganyan lang kadali gumawa ng mga konyelo na pagkain. So, after natin malagyan ng ice, lagyan na natin siya ng evaporated milk. And then, after natin malagyan ng evaporated milk, lagyan naman natin ng toppings na mangga. Gabundok ang ice. So, ayan, tapos na natin ang ating mangga con yelo. So, tapos na natin lahat. Ipapakita ko sa inyo lahat-lahat. So, eto na mga kumari, ang tamang-tama ngayong mainit ang panahon. I-try nyo mga kamamsi. Kainan time! Basta saging con yelo, favorite ko to. Kain po tayo! Ang dalawa hindi ko natitingman sa camera, girl ko yun. So sana po magustuhan nyo ang recipe na pinahagi ko sa inyo. Pwedeng pwede nyo po itong pagkakita ngayong mainit ang panahon. So mag shoutout na po tayo. Shoutout sa aking mga members: Christine Joy Tapican, Aileen May Magan, Nim Palungakit, and Judge Foodie. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Thank you po!